Hello guys, so nandiyan na yung swab, ano ko, yung magsaswab. Teka, kailangan ko ng mask. Baya. Nakalimutan ko saan ko nilagay yung mask ko. Okay, so, eto. Okay, so meron akong mask. Okay guys, so magsaswab na. Kasi hindi ako nagpa-schedule ko anong oras. So, hindi ko... Andiyan na sila. My goodness. Okay. Hindi kasi ako nagpa-schedule. Siguro ang ginawa nila yung schedule ko last time. Yun na rin, yung 12 a.m. Oh my goodness. Okay guys. Test day. So today is day 5. Okay. Hello. Good morning. Pag-prepare na lang po na araw yung payment, passport at saka ng chair po dito. Ah, chair dyan. Okay. Okay, passport. Payment. Bayad na ako eh. Ba't may payment? Eh, bayad na. Teka lang. Ano? Nagbayad na ako. Ay, sa online. Confirmation. Ah, sige. Ano? Dito lang mo sa akin. Ah, dito lang ba yun? Okay. Tapos, yung confirmation ko... Picturean ko lang naman siya. Oo. Pinadala ko na rin eh. Sa opisina pa? Oo, sa email. Teka lang. Hindi ko alam na ganito pala kaaga. Opo, ma'am. Ayan o. Ayan. Payment confirmation. Pero nag-push po naman to na, ma'am. Oo. Tapos sinag ko sa email. Okay na? Okay. Okay. Ano siya tagay? Okay na. Ma'am, for confirmation na kung full name nyo. Ma'am, two set ng swabbing. Dalawa sa throat, dalawa din sa ilong. Ah, oh, okay. Ngayon po natin sa throat, ma'am. Okay. Para saan yun? Same lang po. Marami pa magpapaswag mo yun. Konti na lang po. Next po sa ilong. Sana hindi masakit. May isang set pa. Oh my goodness. Tutarot po ulit. So after ng results pen na lumabas? Sabihin niyo lang po yung front desk na meron na po kayong result. Tapos advice po nila kayo sa quarantine certificate niyo po. Okay na yun? Apo. Signature na lang, ma'am. Okay. Yan ba? Okay. Okay na? Ito yung sa resibo niya lang, ma'am. Ah, okay. Yung amount naman nito, ma'am, 2.5. Oo. Oh. Pag may ano sa payment, sabihin mo lang sa akin. Ah, sige. Papa-contact na lang din namin kayo. Ah, sige, sige. Dito po, ma'am. Full name and then signature. Okay. Thank you, ma'am. Salamat. Okay, guys. Swab test done. Day 5. Alam niyo, guys, walang oras na. 12 ng madaling araw. Um,
12:29 ng madaling araw. Buti nagising ako maaga kasi hindi nila kinonfirm ko anong oras yung aking appointment. Parang siguro nag-base na lang sila dun sa appointment ko last time. Parang ganun. Nag-base na lang sila nung last swap ko is 12 a.m. So yun na rin yung yeah, pero wala akong natanggap. Basta sa isip ko lang. Kasi sabi nila, yung swab is between 12 a.m. to 6 daw yung aking swab test. So, gumising ako na maaga. 12, kasi nga baka dumating ng 12 or 6, ganun. Pero nagre-ready na ako. Yung sa ano ko, yung last ano ko, grabe ang sakit guys, tapos dalawa pa, times two. Grabe, maliligo pa sana ako, buti hindi ako naligo, kasi ready na akong maligo, buti hindi. Biglang may tawag sa phone muna na meron daw ano, magsaswab. Oh my goodness, sobrang nagulat ako. Okay, baka matulog ulit ako. Pero ang aga ko natulog kahapon kasi may jet lag pa. 3 o'clock ng hapon. Tapos, 3 o'clock. Tapos, nagising ako banda alas 9 ng gabi. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 na oras. Normally, ganun yung tulog ko. 6 hours, 7 hours. Tapos, after nun, mga 9:30, 9:45 nakatulog ulit ako. Tapos nga, nagising ako mga 11:30. Day 5, ito yung ating swab test. Day 5, pero the next day pa yung labas natin tomorrow morning. Kasi yung result, hindi pa alam kung kailan. Pero baka naman mabilis yung result dahil kukunti na raw. Tinanong ko kung marami pa nagpapasok, kukunti na lang. Unlike nung before na may mga quarantine pa lahat ng passengers, is sinaswab. So, ngayon, konti na lang. Okay, guys. So, see you later. Maliligo lang ako. And then, may tatapos na akong trabaho. Baka matulog ulit ako. Or matulog muna ako. Mamaya na ako maligo. Okay, guys. See ya. Hello, guys. Day 5. So, dumating na ang aking COVID test result. Yung swab test ko. And, it's negative. Super bilis lang. Teka lang, magsasalamin ako, guys. Malabo kahit yung aking camera, feeling ko malabo. Dahil, charan, so ngayon na, ganyan na, totohanan na to. Before, nag-umpisa pala ako sa YouTube, 4 years ago, meron akong fake na glass, yung butas. Ang ginagamit ko ngayon, totoo na to, guys. Meron siyang grado, pero mababa pa. 1.0 lang, parang reading glass. Tsaka pag sa screen, nakakatulong siya nalinaw. So, ngayon, dumating na yung aking COVID swab test. Tama ba? So, naswab ako mga 12:15. So, dumating na siya mga 4:15. So, 4 hours yung, ano, yung results. RT-PCR test. And negative, so makakaalis na tayo. Kaya lang nag-extend ako kahapon. Dahil, parang ang booking ko is 4 days lang. Which is, pwede na naman ngayon akong lumabas. Kaya lang, yung susundo. Medyo ano pa. Bukas pa yung available ng susundo sa akin. So tama naman na nagpa-extend ako kahapon kasi nga sabi nila yun daw results is within 24 hours. And so magstay muna ulit tayo dito sa hotel. Magstay muna ulit tayo dito sa hotel hanggang next day. So yun guys. So mami akong asikasuhin pagdating sa Batangas. Pero hindi tayo magstay ng matagal. Order ako ng lunch. Hindi pala. Breakfast, lunch, dinner. So normally ang binibili ko lang, or na-order ko lang dito sa hotel, ay isang order lang. Bawa, sinigang, yung masasabaw. Tapos order lang ako ng extra rice na dalawa kasi normally may kasama na siyang rice. So may extra rice na dalawa para sa lunch. So, breakfast, isang cup, 1 cup of rice. Lunch, isang cup of rice. Dinner, 1 cup ulit ng rice. So, yun na yung aking isang orderan lang maghapon. So, kahapon actually, umorder ako ng sinigang na beef brisket daw yun. So, ngayon, may tira pa siyang sabaw and maasim siya. And pag may sabaw,
may nilaga. Pag may sabaw, ang kulang lang doon ay kanin. So, kasama pa yan sa ating kanin. So, kahit nung una kong nag-hotel dun sa una kong hotel dati, ganun din, isang order lang. Misa, hindi na ako mo-order kasi meron silang free breakfast. Dito naman, hindi guys, kasali ang breakfast. Hindi ko nakita yun nung nag-booking ako kasi ang alam ko, lahat ng hotel may free breakfast. Hindi pala lahat. So, but anyways, andito na tayo. Hindi na tayo makakaalis. So, at saka, tapos na tayo. Kinabukasan, makaka-uwi na tayo. So, mag-stay pa tayo dito na isang araw. So, pa 6 days ko bukas. Bukas pala yung makaka-uwi. Which is yun talaga yung dapat na binook ko. Kasi nalito ako doon sa pag-booking ko. 4 days lang yung binook ko. Dapat pala 4 nights. So, dapat 5 nights. So, pero pwede ka rin na namang umalis since negative na yung test mo. Ganyan, alas 6 pa lang. Kung may susundo sa akin, di ba? Pwede na akong umalis. Kaya lang nga, wala pa susundo. Bukas pa ang available. So, anyway, so thank you guys sa pagsama niyo sa akin. Kahit dito sa aking quarantine. And syempre, pag uwi ko ng Batangas, gusto ko munang mamalengke ulit pag umuwi ako ng Batangas. So ngayon, maliligo ako, order tayo ng pagkain, tuloy ko lang yung trabaho ko. Ang kagandahan lang guys, parang naging advantage na din yung naka-quarantine ako. Bakit? Dahil nakapahinga ako ng ayos. Kasi kung uuwi ako sa Batangas, sa amin, hindi ko makukuha yung tulog at pahinga na kailangan ko makarecover dun sa biyahe ko na isang buong araw. Tapos before nun pa, the day before ng flight ko, is isang oras at kalahati lang ako nakatulog. Dahil ang flight ko is super maaga, alas 6. So, kailangan akong gumising ng maaga. Ang nangyari, hindi na ako natulog. Actually, wala akong tulog nung nagbiyahe ako. Maghapon, isang oras lang. Tapos gumising na ako ng alas 4 kasi nga, ihahatid na ako sa airport. Eh, normally, matutulog ako alas 12. So, ang ginawa ko, hindi, totodo ko na to. At gigising na ako. So, ang ginawa ko, naglinis ako ng bahay. Ipin-repair ko yung mga bagay na kailangan ko i-prepare para sa kanila. Para pag umalis ako, meron na sila. Ba yung soup na niluto ko, finris ko na. Tapos, nung time na yun, namalengke na. So, inayos ko yung kusina. And then, pang ginawa ko. Tapos, nakapagtanim pa ako. Actually, nung time na yun, natapos ako magtanim alas 2:30 na. Yung binili natin sa grocery store na potting mix. Parang starter mix para sa seeds. Pagkapatubo ng seeds. Yun, ginawa ko yun. Isa-isa ko, nilagyan ko ng label yung aking seeds. And then, iniwan ko dun sa table. Hopefully, si Daddy mabuksan niya yung bintana. Kasi hindi siya nilalago pag walang araw. And since malamig pa sa labas, hindi pa siya pwedeng ilabas. So, hopefully, pagdating ko, medyo may suloy na siya. And makakapag-start na tayo ng ating gulayan sa garden. So, yun ang purpose. Kaya, hindi na lang ako natulog. Kasi sabi ko, kung matulog ako ng 12, gigising ako ng 3. Kasi paalis na ng 4. So, wag na lang. So, kahit naantok na ako. Pero, nung 2:30, hindi ko na guys, kahit tinapos ko lang yung seeds na itanim. Hindi na lang ako pag-vlog. Wala na akong pakaalam kasi sobrang pagod na ako. Tapos, ano lang, ang ginawa ko lang, pagkatapos ng 2:30 talaga, parang wala na, hilong-hilo na ako. Ayokong matulog, gusto maghintayin yung susundo sa akin. And then, hindi ko na nagawa yun talaga. Sabi ko, kailangan ko matulog kahit isang oras. So, isang oras lang talaga yung tulog ko. Actually, nung nagising, nag-alarm ako ng 1 hour, hindi ako nagising. Alam nyo guys, dumating yung pick up ng 10 till 4. Mga ano, nagising ako mga 5 minutes na lang dumating na. So, buti naligo na ako noon bago ako magtanim. So, ang nangyari noon, pagkabangon kong gano'n, pinusod ko lang yung buhok ko, nagdamit ako, nagsapatos, and ayan na, dumating na. So, talagang perfect lang talaga yung timing lang talaga, saktong-sakto lang. So, yun guys, so, dahil sa quarantine na to, nabawi ko yung aking tulog na nawala ng 2 days. Tapos, sa aeroplano, syempre, ay sabihin natin, nakaupo ka lang dun, hindi ka naman palagi agad makatulog dahil iba yung oras nyo. Tapos, anong nangyayari, bubuksan yung ilaw. Yung, kung kailang makakatulog ka na, biglang bubukas yung ilaw kasi kainan time. Hindi mo na rin alam kung gabi ba yun, umaga ba yun. Hindi ko nga alam kung anong kinakain na, kung breakfast ba yun, kung lunch, kung hindi mo na rin alam. And then, at the same time, dito talagang nakakadiretso yung tulog mo, refresh ka talaga, hindi ka hilo-hilo, lalo na medyo anemic ako.
So, yun naman yung advantage ng aking pagka-quarantine. So, tomorrow na tayo, guys, madalit sabi. Sa paanim na araw. Yun na talaga yung check-out. Talagang 5 days full. And, yun nga, masarap din. Okay din na naka-quarantine. Tama lang din na may quarantine ako. Kasi kung sa Batangas, parang sobrang busy ka na. Ang dami mong gagawin. Ang dami mong ganito. At least nakapahinga ka. And napapansin ko rin dun sa mga umuwi is nag-hotel din sila. Gaya ng pinsan ko, umuwi siya pero nag-hotel din siya ng 2 days ata. Kasi nga, parang makapahinga kasi talaga jet lag. Tapos minsan, gaya nun, ang nung dumating ako dito, gabi na. So, kung magbabahe ka pa papuntang Batangas, so, hassle na. Pagod na lahat. Pati yung susundo, pagod na. So, tama. Tama lang na may quarantine. Okay lang ako sa quarantine, guys. And hindi ako na homesick. Kausap ko lagi sina daddy, yung mga bata. Hindi naman lagi, pero text, tsaka nag-ano kami, video call yung mga pinsan ko, kausap ko, tiyahin ko, or tita ko, kausap ko rin. Yun, lahat sila. Marami akong nakakausap sa yun. Okay, guys. So, yun lang. Napahaba ang aking kwento. Nakapahinga ako ng ayos. Actually nga, parang kulang pa eh. Parang kanina, gusto ko pang matulog. Kaya lang, yung swab test ko is, sabi dun sa sulat, sa email, is between 12 to 6 ng umaga, 12 a.m. to 6. So, hindi ko alam, alim baga dun, 12 baga, or 6, or 4, ganyan. So, hindi mo alam. So, ngayon, between 12 to 6, o di, parang kailang gising ka, between 12 hanggang 6. So, sabi ko, gigising ako ng before 12. Tapos, yun nga, at 12 o'clock, eksakto, tumawag yung reception. At sabi, nandiyan na raw yung magsaswab at 12 o'clock. O, diba? Ay, kung tulog pa ako nun, at bago pa ako, pupungat-pungat talaga naman. Pero okay din naman kasi magbabatrob. Nagbatrob lang din naman ako. At naswab naman tayo. So, yun. So, biro nyo yun. So, parang kulang yung tulog ko. Kaya ngayon, simula nung naswab test ako, hindi pa ako nakatulog anong oras na. Kasi nga nagtrabaho na ako. May tinapos ako. 6:22 a.m. na. So, mangyayari nga, pagka-breakfast ko, matutulog na naman ako. Matutulog ako. Baliktad pa rin yung oras ko. Gusto ko maging kasabay siya ng oras ko dito sa Pilipinas para hindi ako mahirapan pag matutulog na. Para hindi tulog sila, ako naman gising, ganun. So, tingnan natin. Siguro, 1 week kasi yung adjustment eh. So, pag natapos yun, paalis na ulit na tayo ng Amerika. Doon naman tayo mag-a-adjust sa Amerika. Baliktad naman yung ating tulog. So, ngayon, lobat na ako. Napadaldal na naman tayo. See you guys later and... Ayan, order lang tayong pagkain. Mag-chill lang ako kasi puyat ako, guys. Okay. See ya. Kausap ko yung uncle ko. Di ba may orange sa yung 1.5? Oo nga. Pala naman, hindi rin mabuti yung ayong tamis nung orange. Akong tira kagabi. Ay, oo. Ito, may tira pa tayo kagabi. Ngayon, nung simula, nangalising ko yung mga ganyan. Nangalising ko yung mga pasta-pastang nga kain ng palpit. Bakit mahilig ka kayo sa ano? Mahilig kayo? Aming mayat-mayat sa pag-ete at carbonara. Aba? Palabong. Sushi. Halo-halo. Aba? Kakatapos namin magka-okta in the mall. Magpunta kami doon sa ano? Doon sa popular na halo-halo na may ano na may palabong. Ba? Kahit doon sa Manolos, meron nun yung siya taga-pagwagwa pagpaka. Ah. Nako. Tapos, papunta kami sa Jerry Grill. Aba? Jerry's yeah. Grill? Ihaw. Ay, masarap doon. Masarap doon. Meron din nun sa Batangas. Ay, buhoso na. Puro kapatiga. Kaya ko naman, noon pa, medyo bahay na... Alalay ko rin eh, kaya lang, siyempre, grupo kami. Aho. Grupo ko yung ilang sister, si Sister Ellen Palbol. Thank you.
Ay, kausap ko lang uncle ko, so. Eh, kaya ko yung people sabihin nung ako yawa ng disayin mo.